Welcome back mga kaserbesa. Kakaiba ang i-review natin ngayon kasi hindi ito alak or beer, kundi kapangalan lang ng beer. Ito ay ang root beer. I think pangalawang beses na ito na nag-review ako ng soft drink. Yung first time na ni-review ko ang root beers ay kinumpara ko yung apat na brand at kung sinong pinakamasarap sa kanila. At sa pagkaalala ko, yung nabili ko noon na Zest-O root beer na light ay ang worst na root beer dun sa apat. Pinaka matabang, mahina yung amoy. Medyo mas mahina ang amoy ng Zest-O. Medyo matabang. Siguro nga dahil light. So, i-check natin itong full rich flavor naman ng Zest-O. Kasi yung last time is light yun. Anyway, bago ang lahat, ipanood ko muna itong short clip about sa history ng root beer at kung bakit tinawag na root beer ang root beer. Ito yun. Ayon sa aking research, matitrace pa pala noong 18th century ang history ng root beer na nag-umpisa ito noon sa North America. Yung mga tao noon is nagko-combine-combine ng mga ingredients, ng mga roots, barks, berries, para gawin parang tsaa for medicinal purpose tsaka non-alcoholic drink para sa friendly sa family. Pero noong 1876, may isang tao na nagngangalang Charles Hires ay ang nagpasikat ng root beer na kilala natin ngayon. Inintroduce niya ito sa isang exposition ng mga products. Tapos, ang pangalan talaga ng formula niya ng root beer is root tea. Ngayon, inisip niya, parang mas mabenta kapag palitan niya yung tea ng beer kasi ang gusto niyang i-target yung mga working class, especially yung mga miners dun sa area na lugar nila. Pag may beer ang pangalan ng product niya is mas attractive sa mga workers. So yun na ang dahilan kung bakit ang root beer ay tinawag na root beer. Okay guys, ngayon alam niyo na kung bakit root beer ang root beer. Tingnan natin ang statistics nito. Ang pangalan nito is Root Beer Full Rich Flavor. Ang type nito is soft drink, syempre. Na-establish ito or in-introduce ito sa market ay hindi natin alam. Ito ay gawa ng, of course, Zest-O Corporation. Ang origin niya ay Pilipinas. Alcohol nito is 0% probably. So, ang ingredients niya is carbonated water, refined sugar, caramel color, sodium, blah blah blah. Based naman pala guys sa graphics, ang gamit nitong Zest-O is majority brown or actually may pagka maroon. Meron silang logo ng Zest-O dito, very familiar logo, nostalgic na logo ng Zest-O. And then malaking root beer, so kitang kita mo kahit malayo. And then rotated na square na shape or diamond. Ah, okay lang, hindi ko masyadong type yung graphics niya. I mean, yung Zest-O na logo parang nakapatong lang or naka parang kinopy-paste lang dyan siya. So, kung i-rate ko, 1 to 10, 3 lang sa akin to. Or baka nga 2. Okay guys, tikman na natin. Check ko muna yung amoy. Masarap na amoy. Herbal na amoy ng root beer. Nag-spill siya, so natikman ko na. Masarap nga guys. Yung bubbles niya is brown na may pagka-reddish. Ayan po ang fizzle niya, soft drink na soft drinks. Malalaki at mabilis umakyat. Tikman natin to guys. Kumpara doon sa light, probably mas rich ito. Yun nga. Siguro nga kung ito yung kinumpara ko doon sa mug, sa Sarsi, tsaka sa Arsis, may laban din siguro to. Meron din urban legend tong root beer eh, nung Sarsi especially. Nung pag nilagay mo daw ng itlog na raw. Ano ba ang kwento dun? Meron yatang health benefits or something. Okay guys, masarap siya. Unfortunately, hindi ko siya makumpara doon sa ibang mga root beer. Yun lang guys, ang review ko dito sa root beer flavor. Definitely mas masarap siya doon sa root beer flavor ng Zest-O na light. Maikli lang yung review ko ngayon guys. See you guys next week. Cerveza TV.